Isang malaking karangalan na ikaw ay mapagliguran. Isang karangalan na gamitin mo upang maipahayag ang mga salita at pagmamahal mo sa aming mga kapatid, yes, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong araw na ito, sa panibagong buhay, pag-asa, pagpapala, biyaya, Panginoon. Pati ang mga pagsubok at trials, Panginoon, na naranasan at nararanasan namin at mararanasan pa, Panginoon, maraming salamat po. Tunay ang napakabuti mo at hindi mo kami pinapabayaan kahit anong mangyari, Panginoon. At Ama, itong oras na ito, Panginoon, huwag nila akong tignan bilang ako, Panginoon, bagkos ikaw ang magsalita dito sa harapan, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Buksan mo ang mga puso nila, basagin mo ang mga matitigas na puso, Panginoon, upang makapaghari ka sa kanilang buhay at sa kanilang puso. Ikaw ang aming mahayag, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. Gamitin ko lang ako. Nakasakapan mo, Panginoon. Ano pa nang gawa ng kaaway? Sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. And I apply the blood of Jesus. In Jesus' name, wala siyang bahagi dito. Walang lugar, masasamang espiritu sa lugar na ito. At ang bahay sa bahay ito, puspusan mo ng banal na Espiritu Santo ang apat na sulok na ito. Panginoon, at patuloy mong i-cover ng banal na dugo ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Ama, ngayon pa lang, natagumpayan na ang aming kiniklaim, Panginoon. We declare victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ama, maraming salamat po sa iyo po ang kapurihan. Masasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat tayo ay nagsabi ng Amen. Gising pa ba kayo? Gising pa? Baka inaantok na kayo, ha? O, pumalakpak muna lahat ng inaantok. Ay, mayroon mga inaantok. Ano ba naman yan? Hindi. Para ano, may tuturo muna ako sa inyo. Pag sinabi kong ano, isang bagsak para kay Jesus, ganito gagawin nyo, ha? Jesus! Sisigaw kayo naman sa malakas na Jesus, ha? Okay? Okay ba yun? Isang bagsak para kay Jesus! Jesus! Yes! Hallelujah! Sa mga, isang bagsak para kay Yahweh! Yahweh! It's the Lord! Okay, bago ang lahat, buklatin muna natin ang ating mga Bible. Meron ba kayo nun? Sa John chapter 15, verse 16 to 17. Chapter 15, verse 16 to 17. Okay. Sabi, ako'y hindi ninyo hinira, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama at sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Amen. Sabi diyan, hindi tayo ang pumili sa kanya. Hindi tayo nandito dahil pinili natin siya. Kundi ang Diyos ang pumili sa ating lahat. Kumbaga, pinili niya tayo para gawin niya tayong lingkod at ano, manatili ang paghayo natin. Ano ba tawag doon? Humayo tayo. Pinili tayo upang maglingkod sa Diyos at sa ating mga kapwa. Para nang sa gayon, ang anumang hingin natin sa Ama ay kanyang ibibigay sa pangalan ni Jesus na ipagkakaloob sa atin. Tapos sabi pa dito, iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Diba? Sabi, mag-ibigan daw. Bakit? Kasi ang topic natin ngayon, love of God. At ano, pamaganda natin itong mahal ko o mahal ako. Eh, yeah, nakaka-relate ba? Sino dito nagmamahal? Tasa ka ba? Sino dito nagmamahal? O yung iba hindi nagmamahal. Hindi naman porket nagmamahal, ano, boyfriend, girlfriend lang eh. Wala ba kayong minamahal? Hindi nyo ba mahalin natin nyo?
Di ba? Hindi niyo ba alam yung tatay, hindi niyo ba mahal yung tatay niyo? Siyempre, lahat tayo nagkamahal. Pero, sabi dito, tinatanong, mahal ko o mahal ako? Sa atin, sino ba, anong kadalasang pinipili natin dito? Mahal ko o mahal ako? Mahal ako. Ano, ano? Ano ulit? Mahal ko pareha. Ah, hindi. Sino ang pumipili? Sino ang sa mahal ko? Mahal ko, taas ang kamay. Mahal ko at mahal ako. Eh, sino naman sa mahal ako? Mahal ako. Oy, amen. Nakakasigurado ba kayo na mahal talaga kayo ng mahal nyo? Ah! Baka naman, nag-ano lang kayo, may tawag doon? Sinapaasa lang kayo, kumbaga. Kasi, wala namang kasiguraduhan eh. Kunyari lang, si ano? Si Bunso. Si Bunso. Galing. Pinili niya. Ano pinipili mo? Mahal ako. Mahal ako. May niligawan ka. Pinili mo siya dahil sinabi mong mahal ka niya. Sigurado ka bang mahal ka niya? Diba? Hindi namin alam yun. Kumbaga hindi tayo sigurado kung talagang mahal tayo ng minamahal natin. Pero sa ano, sa realidad, lagi nating pinipili yung mahal ko o yung mahal natin. Kahit hindi nyo aminin, yun ang realidad. Lagi tayong nasa mahal ko. Yung lagi ginagawa natin, yung gusto natin, yung mahal natin. Kumbaga, yun ang lagi namumuna sa atin. Katulad na lang ako, kwento ko lang sa inyo yung ano, konting buhay ko. Kami yung family namin, ano na, born again Christian na talaga. Ano, nabinyagan nga ako sa Christian sa Paranaque Christian Fellowship sa San Julicio Paranaque. May nakaka, alam ba dun? Oh, wala na siguro kasi napakatagal na dun eh. Binyagan ako dun August 29, 1985. Hindi ko alam kung nandun pa rin sa San Junicio yung simbahan na yun, pero ayun. Kasi yung ano, yung nanay at tatay ko, pareho silang mga ano, entertainer. Kung saan silang bansa pumunta, tatay ko, baista sa banda, nanay ko naman, singer sa banda. Kumbaga, lumaki ako ng walang patubay ng aking mga magulang. Sarili ko lang. Nagdi-decision na ako sa sarili ko, bata pa. Kalimitan, pinipili ko siyempre yung mga mahal ko. Kumbaga yung mga gusto ko, lagi kong ginagawa. Hindi yung mga ayaw ko. Kahit sino naman, gagawin natin yung gusto natin, di ba? Kumbaga, ayun, bata pa lang ako. Siguro, bago mag-high school or high school, ano na, natuto na akong manigarilyo. Malakas na akong manigarilyo nun. Parang mayat maya ako nag-yoyosi. Hanggang sa ano, biinom kami. Hindi na ako papasok kasi iinom na lang kami. Hanggang sa ano, mag-iinom kami. Pagdamag yun. Hanggat ano, hanggat may pambili, hanggat may alak, sige na lang sige, hanggat di ka nakakatulog, banat na ng banat. Tapos, lahat yun, natuto akong magdroga. Nang bata pa ako, nagshabu ako, nagmariwana ako, nag-cocaine ako. Ako na siguro ang pinakamasamang tao na nandito. Lahat yun, halos araw-araw kong ginagawa yun. Alam ko lahat ng sugal, ginagawa ko lahat yun. Nagtotokits, pares-pares, pusoy dos. I-bingo, lahat yan, sinugal ko lahat yan. Ultimo Madjong, ano pa ba? Karakrus, lahat yan, alam ko lahat yan. Kahit ipag-sabayan ako sa mga ano, talagang ginagawa ko lahat yan. Ultimo pati yung mga babae. Hindi naman sa pag-ano. Lahat ng mga babae dumidikit sa akin, hindi
hindi makakalayo sa akin yan ang hindi dumadaan sa akin. Wala. Kumbaga, alam niyo na yun, hindi ko na siya sabihin. Hindi po eh. Tapos, yun. Sa araw-araw, paulit-ulit yun. Yun yung mga ginagawa ko. Hanggang sa nalaman ng tatay ko na yun na nga, nagdudroga ako. Kumbaga, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin nun, kumbaga, parang sinabi niya ayaw niya na sa akin kasi ayaw kong tigilan yung ano kasi pinagsasabihan niya ako. Masama yan, masama yan. Eh, hindi ko pinapakinggan. Tuloy-tuloy lang ako. Tapos hanggang sa sinabi niya, pag ikaw, kung anong mangyari sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Kung mahuli ka, makulong ka lang, sabi sa akin. Hanggang sa dumating yung panahon na nagbenta na rin ako ng droga, tapos nahuli ako, nakulong ako. Sabi sa akin doon sa, ano, sa ng mga pulis sa kulungan, maganda ka na ng 150,000 mo. Pag wala kang magbukas yan, inquest ka na. Alam niyo ba inquest? Ibig sabihin, makukulong ka na talaga, may kaso ka na. Ayun, natulog ako doon, kasama ko yung mga preso. Nakikita ko kung paano sila padilin, papadapain sila, papadilin sila ng basang padel na nakabalot yung ano, tela. Hindi lang ako pinalo kasi yung tito ko pulis, sinalo niya ako doon. Pero hindi niya kaya saluhin kasi napakalaki ng kaso ko, nagtutulak ako eh. Kumbaga, sabi, hanggang sa dumating sa ano, bigla ko naalala si Jesus kasi dati pa nga tawag ko sa kanya yung best friend Jesus Christ kahit hindi ko siya pinapansin, lagi niya naman akong iniingatan. Sabi ko kay Jesus, Lord, best friend Jesus, ano ba to? Dito na lang ba ako? Dito na ba ako tatanda? Ayoko ng ganito, sabi ko sa kanya. Tapos yun, kinaumagahan. Kasi matagal, yung bata pa ako, hiwalay na yung tatay at nanay ko. Nag-hiwalay sila eh. Ang nakasama ko lang ang tatay ko. Nanay ko, matagal nung hindi nakahalo yun. Yun, kinabukasan, pag-isip ko sa kulungan, hindi lumabit yung pulis. Oh, makakalabas ka na. Sabi ko, nangyari. Ayun, nung nakalabas na ako, sabi nga nila, tinubos daw ako ng nanay ko na matagal ko nang hindi nakikita. Biruin nyo yun. Walang kaano-ano, hindi ko alam kung ano. Bigla niya ako tinubos. Hindi ko na inalam kung ano nangyari, anong ginawa niya. Basta sabi sa akin, tinubos daw ako ng nanay ko. Kaya, ayun, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. At nung naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos, tinawag niya ako dito. Ngayon, nandito ako. Hindi ko naman ina-expect, hindi ko naman naisip o hindi ko pinlano na magsasalita ako ng salita ng Diyos para sa maraming tao katulad nito. Dati, nagsasalita lang ako sa mga makamundong lugar, kung ano-ano, lagi akong may bad words. Ngayon, tignan nyo naman kung gaano ka-amazing ang pagmamahal ng Diyos. Kahit hindi natin mahal ang Diyos, sigurado mahal tayo ng Diyos. Amen. Kasi, ang Diyos daw ay pag-ibig. Naniniwala ba kayo doon? Kasi sabi sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi sa 1 John, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ka dito, mga minamahal, mag-ibigan kayo. Sabi, mag-ibigan kayo, pagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig sa anak ng Diyos, ay ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At hindi umiibig at ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Pero bago 'yon, alam niyo ba yung ano, yung ibig sabihin, lahat tayo nagmamahal, 'di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng love? Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng love? Sino ba mga veterano sa pag-ibig? Si Pastor Dan, ano ba ibig sabihin ng love para sa iyo? Totoo nagmamahal. Yun yung ibig sabihin ng pag-ibig. Si Sister Brenda, ano ibig sabihin ng pag-ibig para sa iyo? Amen. 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 Tama yun. Palakpakan natin ang Diyos. Ito tunay na kahulugan ng pag-ibig. So, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Sabi sa 1 Corinthians, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi naalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis, di ba? Napakalalim pala ng salitang pag-ibig. Alam natin lang, ang alam lang natin, umiibig tayo, pero di natin alam, hindi pala natin nagaganapan yung tunay na pag-ibig. Kasi kahit sabihin natin umiibig tayo, iniibig natin yung katabi natin. Nagampanan ba natin ito hanggang huli? Wala bang sumablay sa atin dito? Lahat tayo sumablay, di ba? Amen. Amen. Baga, sa Diyos lang ang tunay na pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya ang Diyos, siya yung siguradong mahal ako. Hindi yung sinasabi natin na pinupunta natin, niligawan natin, kahit ano iparamdam sa atin niya na may gusto sa atin. Hindi mo sigurado yan kung talagang mahal ka. Isa lang ang siguradong mahal tayo, ang Diyos. Amen? Sabi nga ni Pablo, ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Diba? Napakahalaga ng pag-ibig. Sabi nga, tribute lang, 551 times binanggit sa Bible ang salitang love ayon sa New International Version sa ONIV. Ibig sabihin, napaka-importante ng pag-ibig. Kumbaga, kung hindi ko nga tinanggap yung pag-ibig ng Diyos, nasa na ako ngayon? Siguro nasa kapamangan o baka patay na ako. Hindi ko alam. Kasi, katulad nung napakinggan ko sa basta sa TV yun eh, preacher siya, bishop siya. Kaanuhan ni Bishop Subli. Kaya sabi niya kasi, pag nagkamali ka or nabigo ka, hindi pa ito ang failure mo. Hanggat hindi ka nag-quit, walang failure. Sabi niya, don't quit, God's love will make you fit. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Diba? Yung God's love daw will make you fit. Ito lang, papakilala natin. Kailangan natin makilala ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung paano magmahal ang Diyos. Una, God's love is
is steadfast and unchanging. Sabi sa salitang yan, yung pag-ibig daw ng Diyos, loyal sa atin. Kahit hindi tayo loyal sa Kanya, loyal siya sa atin. Tapat. Kahit hindi tayo tapat sa Kanya, tapat siya sa atin. Sabi pa, very devoted. Nakita mo yun? Strong love. Yung meaning ng love na nga lang eh, napakatindi na. Paano pa yung pag-ibig ng Diyos na strong love? Kaya nyo ba yun? Wala, di ba? Ang Diyos lang may kaya nun. At sabi, hindi nagbabago. Di ba? Palakpakan natin ang pag-ibig ng Diyos. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 7, verse 9. Kalastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawan ng magandang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. Wow! Grabe! Hanggang sa 1,000 salin lahi daw yun. Diba sabi ng Diyos si Yahweh na ang Diyos daw, hindi marunong sumira sa ating pangako. Tapat siya sa lahat. Lalo na sa ating mga umiibig sa Kanya, mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, ipadarama daw sa ating lahat ang Kanyang pag-ibig hanggang sa 1,000 salin lahi natin. Biruin mo, yung angkan natin, mamahalin niya. Paparanas niya yung pagmamahal niya hanggang sa kaapu-apuhan natin sa kuko, sa paa. Ganun pa laki ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Sabi sa Awit, chapter 86, verse 15. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Diba? Sabi, si Yahweh nga daw tunay na mabait. Sa atin, sa ating mga tao, walang tunay na mabait. Karamihan nagbabait-baitan lang. Diba? Tunay na mabait si Yahweh daw sa ang Diyos. At tapat at totoo. Sabihin, wagas ang pag-ibig. Wagas ang pag-ibig. Sabi nga ng Jeremiah, diba? I love you with an everlasting love. Ano yun? Pagmamahal ni Yahweh daw yun. Sabihin, walang katapusan, hindi nagbabago. Basahin pa rin natin yung awit. 136, verse 26. Sabi, O mga pasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Diba? Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago at pang walang hanggan, di ba? Kumbaga, sino ba naman tayo para mahalin ang Panginoon at gawin lingkod niya, di ba? Kumbaga, wala namang kaaya-aya sa atin para mahalin tayo ng Panginoon, di ba? Tignan niyo yung katabi niyo, karapat-dapat ba siya mahalin? Karapat-dapat ba? Amen. Karapat-dapat tayo mahalin. Pero, di ba, sino ba tayo para mahalin ang Diyos at gawing lingkod niya? Di ba, dapat nga magpasalamat tayo at minahal niya tayo at ginawa niya tayong lingkod. Magpasalamat tayo at ginawa niya tayong manunugtog ng iglesia niya. Magpasalamat tayo at ginawa niya tayong mananayaw ng iglesia niya. Magpasalamat tayo at minahal niya tayo at ginawa niya tayong tagapagluto para mapakain ang mga nagsisimba sa iglesia niya. Magpasalamat tayo dahil minahal niya tayo at ginawa niya tayong pangunahing pinuno ng iglesia niya, mga primaries natin. Magpasalamat tayo. At magpasalamat tayo dahil minahal niya tayo at ginawa niya tayong mga pastor niya. Magpasalamat tayo at minahal niya tayo dahil ginawa niya tayong lingkod niya. Amen. Magpasalamat tayo lahat sa Panginoon. Kasi masasalamat. Pasalamat tayo. Well, sabi ni Jesus sa John 13, verse 34 to 35.
Isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo may pag-ibig, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yun, sabi. Itong iniuutos ni Jesus, di ba? Mag-ibigan kayo. Ulit-ulit sinasabi ni Jesus yan, oh, ng Diyos sa Bible natin, mag-ibigan kayo, di ba? Kung paanong iniibig niya tayo, kung paano pinakita yung pag-ibig niya sa atin, gayon din mag-ibigan daw tayo. Kasi kung sino yung nag-iibigan, kung nag-iibigan daw tayo, dun daw makikita na tayo ay isang lingkod niya o alagad niya. Pero kung wala tayo nun, parang nakikipaglokohan lang tayo kasi kailangan nga pag-ibig, yun ang number one, di ba? Ano ba ang purpose natin? Hindi, yung purpose natin, di ba? Yung vision natin, love God, love people, di ba? Pag minamahal natin ng Diyos, pag minahal natin ng Diyos, ibig sabihin, mahalin natin yung kapwa natin kasi hindi naman pwedeng mahal natin ng Diyos, hindi natin mahal yung kapwa natin, hindi natin napapakita sa ganun yun. Diba? Sabi nga ng Luke chapter 10 verse 27. Hindi problema sa gabi. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun. Yun ang sinasabing love God, love people. Mahalin mo ang Diyos. Mapapakita mo yon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Amen? Palakpakan na natin ang Diyos. Pangalawa, sabi, God's love comforts us. Kumbaga sa pagmamahal daw ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, doon natin makakamit yung tunay na kapahingahan, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Kaya hindi natin makakamit yung kanino man. Katulad sa mga pinagdaanan ko, oo, nasiyahan ako sa una. Pero anong kapalit nun? Wala. Sa una ka lang masaya, pero sa una lang yun. Sa uli, nakaka. Kasi sa pagmamahal daw ng Diyos, doon lang tayo may tunay na kapahingahan at may kapayapaan. Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 17. Wala Zephaniah. Zephaniah. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo na makapangyarihan na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Dito sa version na ito sabi, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kaligayahan. Sabi doon, karamay natin ang Diyos sa anumang oras. Baga kahit anumang problema natin, kahit anong pinagdadaanan natin, karamay natin ang Diyos. At sabi, ang kapangyarihan niya ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Di natin mahanap ang katagumpayan sa ibang tao o sa ibang bagay. Ang kapangyarihan ng pagmamahal niya, doon natin matatagpuan ang katagumpayan. At sa pag-ibig niya, sabi dito, sa pag-ibig niya, yun yung magbibigay sa atin ng bagong buhay. Amen. Tama ba yun? Amen? Amen. Tama yun, kasi yun yung naranasan ko. Tinanggap ko yung pag-ibig niya. Unti-unti niya akong binabago, hanggang ngayon binabago niya pa rin ako. Napakalaki ng pagbabago sa buhay ko. Ngayon, miski ano doon sa sinabi ko, hindi ko na ginagawa. Kasi nung tinawag na ako dito, di ba, naglilingkod na ako. Pero,
hindi ko pa maiwasan yung iba eh. Parang nainigarilyo pa rin ako. Kaya hindi ko pa rin masyadong inaano yung pag-ibig ng Diyos. Yung gusto ko pa rin, yung mahal ko pa rin ginagawa ko kasi gusto ko nga eh. Pero hanggang sa sinabi ng Diyos, tama na. Diba sabi kasi namin sa Acts chapter 17 verse 30, napakatagal ng panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngayon, iniuutos ko na kayo'y magsisi at talikdan ang mga masasamang gawain. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Diba napakabuti niya sa ating lahat? Memorize. Sabi sa, tingnan natin sa awit chapter 23 verse 1 to 4. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinanauli. Kanyang pangalan. Yun. Oo. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sabi, kumbaga tayo mga lingkod niya, tayo yung mga tupa ng ating Diyos, at ang Diyos ang ating pastol. Sabi pag tayo ang pag Diyos ang nagpapastol sa atin, hindi tayo magkukulang. Amen. Kumbaga tayo pinahihimlay niya sa mainam na pastulan. Tapos inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Napakasarap no, parang paraiso 'yun, 'di ba? Pag ang Diyos doon niya tayo sa mabuti nilalagay. Binibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. At syempre yung pangako niya, sakayon tayo sa pangako niya, binitawan. Kumbaga sa matuwid na landasin, doon tayo inaakay. Siyempre, ang Diyos, wala namang ibang hinangad kundi sa mapagbuti tayo. Mapaayos ang buhay natin. Kahit na minsan ang daan ay, ang tinatahak natin ay masalamuot, kumbaga, yun na nga, madilim. Dapat huwag tayong matakot. Kasi ang kaagapay natin ay ang Diyos. Sabi nga, di ba, ang tungkod niya ang ating gabay. At ito ang magsisilbi nating sanggalang, palangga sa mga masasamang espiritong nanggugulo sa atin, sa ating pamumuhay. Di ba? Sabi, kahit sa anumang oras, sitwasyon o kalagayan natin sa buhay, wala naman tayong ibang lalapitan o tatakbuhan kundi ang Panginoong Diyos lamang, di ba? Sapagkat sa pagmamahal lang ng Diyos ay tunay na kapahingahan at kapayapaan. Amen. Diba? Sabi nga ng Mateo 11:28, lumapit kayo mga napapagal at nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Mapalakpakan natin ang Diyos. Patlo. God's love is revealed to us through Jesus Christ. Diba? Yung pagmamahal daw ng Diyos, 2,000 years ago, napagtagumpayan na natin to, naipahayag na ng Diyos ang pagmamahal niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Sabi nga diba sa John 3:16-17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kumbaga hindi binigay ng Diyos si Jesus Christ para hatulang tayo, para lalo tayong ilumpok sa kasamaan, sa kahirapan, kundi niligtas niya tayo. Naparito si Jesus Christ para iligtas niya tayo. Diba? Basahin natin yung John chapter 15 verse 9 to 15.
Hindi mahabang yun. John chapter 15, verse 9 to 15. Sabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y... Ako nakatulog. At ako'y... Ayun, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi pa sa 14:15. Kayo'y aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ang alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinakilala ko sa inyo. Amen. Amen. Napakabuti ng pag-ibig ng ating Panginoon, di ba? Amen. Sabi nga doon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo sumusunod sa Kanya, hindi lang sasabihin natin mahal natin ng Diyos. Kailangan syempre, sinusunod natin yung mga gusto Niya, yung mga utos Niya. Lumalakad tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Kasi, sabi nga ni Jesus, katulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Bakit tayo, parang ayaw natin manatili sa pag-ibig niya, ayaw natin sundin yung utos niya. Sumunod din tayo sapagkat yung nagligtas sa atin, sinunod ang Diyos Ama natin, di ba? Amen? Di ba sabi dito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapas sa inyong kagalakan. Na sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Baga, wala na daw pag-ibig na higit pa sa taong kayang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Wala naman sigurong may kaya nung no? Kahit mag-best friend kayo, kaya mo bang pakamatay para sa best friend mo? Wala. Bibigay mo ba yung buhay mo? Mag-sacrifice ka ba para sa best friend mo? Siyempre, hindi natin kaya yun. Ang Diyos kaya yun. Sabi nga, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad nyo ang aking mga utos. Amen. Kaibigan ang turing sa atin ng Panginoon natin. Kasi hindi niya tayo tinuturing alipin. Kasi di ba, dapat ang Panginoon turing sa mga alagad niya, alipin. Ang Diyos, hindi niya tayo tinuturing na alipin. Tinuturing niya tayong mga kaibigan. Kasi, sapagkat hindi alam kasi ng alipin yung ginagawa ng Panginoon. Panginoon nga eh, wala kang pakialam kung anong gawin ko, wala ka na doon. Samantala, ang Diyos natin, pinapaalam sa atin kung ano yung mga ginagawa niya. Kaya, hindi niya tayo alipin, tayo yung mga kaibigan niya. Amen? Sapagkat, tinuturing niya daw tayo kaibigan, sapagkat sinasabi niya daw sa atin ang lahat ng naririnig niya sa kanyang Ama. Sabi ni Jesus yun, sinasabi niya sa atin yung plano ng kanyang Ama, ng Diyos. Lahat ng gusto niya, sinasabi niya yun. Walang inililihim sa atin ng si Jesus Christ. Kaya palakpakan natin na ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 5, verse 8. Katapwat, ipinagtataguyod ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Di ba? Kaya, pinadama na ng Diyos yung pag-ibig niya nung namatay pa si... Yung doon pa lang namatay na si Kristo. Pinadama niya ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Kasi hindi naman dapat si Jesus yung mag-suffer doon. Hindi naman dapat siya yung makaranas ng mga naranasan niya. Tayo yun eh. Di ba? Iniwala ba kayo doon? Tayo yung papako dapat sa krus?
Sino dito walang kasalanan? Wala naman, di ba? Lahat tayong kasalanan. Kaya dapat tayong pinako doon. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadama niya. Binigay niya yung anak niya. Binigay niya si Jesus Christ para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, sa mga paghihirap natin, sa mga hindi kaaya-aya. Kumbaga para bigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalan na, pang-apat na. God's love is poured into us through the Holy Spirit. Sabi yung pagmamahal daw ng Diyos, ibinuhos na sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tayo mga lingkod niya, binigyan niya na tayo ng gift, binigyan niya tayo ng Holy Spirit, niregaluhan niya tayo, yun yung tanda ng pagmamahal niya sa atin. Binigyan niya tayo ng personal guard, personal guide. Wala naman siguro, kaibigan mo, kahit gano'ng kakayaman, bibigyan mo ng yaya yung anak niya, wala naman, di ba? Bibigyan mo ng gwardiya yung bahay niya. Wala naman ganun, di ba? Kahit gano'ng kakayaman. Walang ganun, Diyos lang ang nagbigay nun. At sa pamamagitan ng Holy Spirit, binigay niya sa atin yun. Napadama niya yung pagmamahal niya sa atin. Sabi sa Romans chapter 5, verse 2 to 5. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ay pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Sabi nga, sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Jesus Christ, tinatamasa natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig natin kay Jesus Christ, nadadama natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi, sabi doon, hindi lamang yan, kinagagalak din natin na yung mga paghihirap natin, yung mga pagpapagalan, yung mga pagtitiis natin, paghihirap sa, o pagsubok sa, ay dapat doon tayong magalak doon sa mga pagsubok, hindi lang sa puro, ano, kasi, doon daw tayo na patatatag. Kumbaga yung pagtitiis daw natin sa mga paghirap o pagsubo, matuwa tayo kasi yung bunga daw nun, ang bunga ng pagtitiis ay pagtsatsaga. Diba? Sabi naman sa verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Diba? At itong pag-asa na to, hindi tayo binibigo. Hindi tayo binibigo dahil sa Holy Spirit na binuhos ng Diyos sa ating mga puso. Diba? Kasi yung Holy Spirit, ito yung nagsisilbing gabay natin. Siya yung nagtuturo sa atin ng mga dapat at hindi dapat gawin. Diba? At dahil dito, dahil sa pagtuturo sa atin ng Holy Spirit, mapagtatagumpayan natin ang anumang problema, ang anumang pagsubok na kakaharapin natin. Baga, wala kahit ano dito ang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi sa Romans chapter 8, verse 37 to 39. Hindi kung sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya o sa atin ay umibig. Ano ba yun? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nangay Kristo Jesus
na Panginoon natin. Amen. Diba? Kahit anumang problema, wala daw makakapaghiwalay sa atin. Hindi tayo kayang paghiwalay ng anumang nilalang o anumang sino mang tao, sino mang anumang problema, anumang pagsubok. Hindi tayo kayang paghiwalay nun. Basta tayo manalig sa kay Jesus Christ, sa Holy Spirit, sa pag-ibig ng Diyos. Basta nanalig tayo sa ating Diyos, walang makakapaglayo sa atin sa pag-ibig niya. Amen? Kaya dapat nga, itong aklat ng Galatians 2:20, dapat ito mapanindigan natin eh. Basahin natin ito. Sabay-sabay natin basahin ha. Okay, 1, 2, 3. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at inibig dahil sa akin. Kaya ba natin panindigan to? Dapat panindigan natin to. Ito yung nasasabi. Ito yung magbabago ng buhay natin. Pag pinanindigan natin to, hindi tayo malalayo sa pag-ibig ng Diyos. Lalo tayong lalapit sa Kanya. Lalo natin mararanasan ang pagmamahal Niya. Kumbaga, kaya ba natin to? Kahit pilitin natin, kaya ba natin panindigan to? Ha? O, isa pa, basahin natin ito ng buong puso, yung galing sa puso talaga. 1, 2, 3. Ako'y natakos sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay.